Okay, good evening po sa inyong lahat. It's my joy again to preach to you the gospel in our teaching dito sa Reformed Theology. Nasa third series na po tayo ng ating pagtuturo sa class na to. And the first one, yung introduction, paano po ba ang pagkakaiba, ano po ang Reformed Theology, and then yun na po yun pinaka-foundation ng Reformation Theology ay yung tinatawag nating five solas. Ito po ay produkto ng protesta natin sa Mother Church o yung Roman Catholic, because during that time, 5th century until 15th century, ang nagahari lang ay ang paturo ang Roman Catholic. So, ang mga protesta kong yan ay nabuo na konsepto na tinatawag na five solas. Ito po ay Latin word because during that time, ang international language ay Latin. Kung sa ngayon, ang ating language ay English, during that time, national language, international language ay Latin. Kaya po makikita niyo bakit solas, solas. Okay. Ibig sabihin po noon, alone. So, yun last 2 weeks ago, pinag-aralan natin, God's Word alone. And then, in Christ alone, which ang ating didiscuss ngayon, at mga susunod ay through faith alone, by grace alone, and for the glory of God. Another part ng foundation ng Reformed Theology ay yung tinatawag nilang tulip, o yung I don't know if we will discuss sa series na to or maybe in another part o sa next na nating class. Yun na yung human capacity, total depravity, God's sovereign choice, Christ's atonement or limited atonement, the Spirit's effectual call, and yung kanina yung perseverance of the saints. So yung brief history ng Reformation, bakit po nagka-Reformation? Dahil tayo po ay nagprotesta sa katuluang Roman Catholic, dahil simula noon ang Kristyanismo ay na-overruled ng so-called Christian na Roman Catholic, nag-inject na po sila ng kanilang katuruan na hindi biblical. And for the last 10 years, 10 centuries, I mean, 10 centuries, nasira po ang katuruan Kristyanismo, at dumating ang time ng 15th century at na doon na sa isa nang lumabas ang Reformation, ibig sabihin pagpuprotesta. Until such a point na itong si Martin Luther, na isang monk, isa po siyang priest, siya po ay may access sa Bible, at sa kanyang pagbabasa, nakita niya na parang mali naman ang mga tinuturo dahil hindi naman ayon sa Biblia. So, naglakas loob siya na magsalita at magprotesta until such a time, kagaya nitong nasa picture na to, sinilista niya yung 95 theses o yung kanyang mga protests. At ito po ay nag-spark sa buong Europe ng Reformation, at siyang naging daan ng paghihiwalay ng iba-ibang group sa Europe, at buong Europe po ay nagkaroon ng Reformation. Kaya yung mga Protestants, until umabot sa England, until umabot sa US, and ito na po tayo sa present ngayon. Ngunit tayo po ay mga Protestant na sumusunod sa Bible that time. Ngunit yung last pagpasok ng 21st century, o 1900s until now, na distort na ang mga katuruan. That's why kagaya ng diniscuss na
na free lesson ni Pastor nung kamakailan lang. Ito po ay product ng deformation ng ating theology. So, bakit God's Word alone? Review lang to. First, that the scripture, yung ni-revealed na ni God ang sarili niya. Even wala pang Bible sa creation. So, lahat ng ating nakikita, ito ay papatunay na may Diyos. At hindi lang po yan, nag-install pa sa ating puso, sa ating isipan, na built-in na makilala natin ang Diyos sa ating utak. So kahit walang Biblia, we are guilty before God kasi makikita natin sa lahat ng nakikita natin sa creation na may Diyos, and even sa ating puso, we know that there's God. So, ngunit, hindi po sapat yun para sa ating kaligtasan. Kaya nagsalita na po ang Diyos, nangusap na po. First is sa mga taong pinili niya. Kaya po special. Ako na kay Moses, yung na-encounter niya sa burning bush, mga mighty act, na God revealed himself personally, ibig sabihin, pagaya ng yung pag sa Red Sea crossing, so at nalaman ng tao na mismo si God mismo yun. At even yung prepositional revelation, issuing lahat ng revelation niya, ngunit ito hindi naman nasulat. Ngunit the most important na revelation is yung incarnation. Incarnation mismo, yung word ay naging tao. And we know kung sino yun, po ay ating ang Panginoong Jesus. Siya po ang final special revelation. Kaya lahat ng kanyang sinabi ay not lahat. I mean, yung kanyang mga sinabi ay isinulat ng mga kanyang followers, which become the Bible. Ang salita ng Diyos, ang lahat ng to is God's breath. Ibig sabihin, ito ay yung salita, yung Bible na ginagamit natin ay kanyang hiningan at inspired. At ang mga sumulat naman ito, in both ways, is inspired by God at the same time, inspired niya yung mga nagsusulat. Kaya ang Biblia is verbal plenary. Ibig sabihin ay each word na written sa Bible ay salita ng Diyos. Lahat. No exception. But yung unang kasulatan na, ngunit ang ating, yung mismong sinulat ng mga propeta, ng mga apostles. Ngunit yung ating Bible translation, we can say it's 98% to 99% accurate. Sasabihin natin, how about yung 100% accuracy nito? Well, if you use other translation, then you will get the whole idea. At ang Bible po ay may 6,000 plus ancient biblical manuscript to prove na ito ay talagang sinulat noon pa. So, hindi po totoo yung mga accusation ng iba na sinasabing katang-isip lang at gawa-gawa lang ng mga especially nung mga around the 15th century and then naulit dahil marami na nagsasabi noong 19th century na ito ay ginawa lang. Well, hindi po totoo yun. Marami pong ebidensya. Nakasulatan pa lang yan, ha? Written accounts na nadiskubre na. At parehong-pareho sa Biblia natin ngayon. At marami rin po archaeological findings to support yung biblical records dahil sinasabi nila, well, yung mga katuruang yan, wala namang sinasabi na yung Bible naman, hindi naman pala talaga realistic eh. Well, hindi rin po totoo yun dahil maraming archaeological findings, yung mga sinusulat ng mga hindi Kristiyano. Hindi Israelite, pero true sa kanilang written history ng mga nakasulat sa bato
nakasulat sa walls, they indicating na yun ang kung ano yung sinasabi sa Bible ay nagtutugma sa history. So, totoo po lahat ng nakasulat sa Bible ay nangyari in general. So, original writings mismo ay na-preserve faithfully at ay translate at ang yung Dead Sea Scroll is yung the most important part. Kasi, di ba, marami na, na-translate na lahat ng Bible noong early times. And finally, noong 1947, kailan lang, 1947, they discovered yung Dead Sea Scroll. That's why Dead Sea sa lugar ng Dead Sea. At maraming scroll na nag-discover doon. At itong mga to ay sinulat around 400 BC pa. From 400 BC hanggang 200 AD, and it's proved kung ano yung nakasulat ng 2 centuries ago is pareho pa rin sa nakasulat. Wow! So, nakakamanghot ito kasi bakit? Because God is faithfully preserving His words. Na sinasabi ng iba, yung translation ay hindi na daw accurate. Well, nung na-discovery, noong 1947 at kinumpir nila halos parehong-pareho. Ang nang nagkakaiba lang is yung mga comma and yung mga annotation yung mga notes sa baba. And yung New Testament, ito po ay actual records. Actual, kumbaga, testimony mismo ng mga nandoon during that time. So, ito po ay accurate. We will go on sa mga details dahil pinag-aralan na natin to. And yung Bible daw ay may authority sa ating buhay. Ito po ang ultimate standard sa lahat ng ating gagawin. Walang ang lahat ng nakasulat sa Bible ay totoo at walang error. The scripture is true because God cannot lie. Ayan po ang ating diniskat. Sufficient po ang ating Bible na gamitin sa lahat ng ating buhay in relation sa spiritual. And ito po ay clear na sinasabi na kahit mangmang. Ibig sabihin yun, yung ginamit sa Psalms, na kahit uneducated, kahit yun walang sapat na pag-iisip, kayang maintindihan ang Bible, which is particular yung presentation ng gospel. In fact, yun yung word na Hebrew doon, yung sinto-sinto. Ang tawag sa English ay moron, parang ang kaisipan niya ay 13 years old lang, ngunit ito I have enough capacity to understand God's word. That's why really amazing na ang Bible ay kayang intindihin kahit na basta may pag-iisip na enough. So, hindi po totoo na pang nakapag-aral lang ang Bible. The fact na ang Holy Spirit ang gumagawa ng paraan para intindihin natin ang salita ng Diyos. And then, the necessity, kailangan po mag-exist ang Bible. Kahit kung walang Bible, hindi natin mababasa ang message ng gospel. At kaya napakahalaga na may Biblia dahil ito po ang dito po nakadepende ang ating faith at in ating Christian living. Ito po ang ating instruction manual guide. So, kailangan mag-exist ang Bible para sa ating Christian book. At lahat ng instruction even sa ating future. So, now, pasok na po tayo ating class ng Solus Christus, or ibig sabihin in Christ alone. So before we start, tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa gabin to at pinigyan niyo kami ng grace to understand na ang mga bagay na to. Lord, we're asking again to give us your mercy and grace. Open our minds, O Holy Spirit, that maintindihan namin ang mga
ituturo niyo sa amin. And Lord, help me also as a teacher ng subject na ito that I may speak boldly at salita niyo lang aking ituro. And Lord, tulungan niyo po sa aming mga gagawin na magbigyan po kayo ng Lord. This we ask in Jesus' name, amen. So, solos Christos. Bakit po ito naging sandigan ng Reformation? Because in Christ alone means that there's no other way to be saved from our sin except in the person of Jesus Christ. Si Jesus Christ lang po ang ating Diyos. Sa Kanya lang po ang kaligtasan. And we will go on that in details in a few minutes. Itong principle nito ay na-develop dahil in protest sa Roman Catholic teaching, dahil for many centuries yun lang po ang nag-ahari ng katuruan, until we protest, mga Protestants ang tawag sa atin during that time, o yung mga taong naniniwala lang sa Biblia. Kasi po, during that time, meron po silang tinuturo na tayo rin ay maliligtas by doing good works. Gawa ng kabutihan, hindi po totoo yun. Wala pong kaligtasan sa paggawa ng kabutihan. Ito. At yung sinasabi natin kabutihan bilang Kristiyano ngayon, ito po ay fruits lang at hindi po daan sa kaligtasan. At ang mga extreme na tinuturo, maliligtas din tayo pag hawag tayo ng Mama Mary, sa mga santo, hindi rin po totoo yun. Wala po sa Bible na gano'n. In Jesus alone ang kaligtasan. At ang extreme na masamang tinuro ng Roman Catholic, that's why we protest yung indulgences. O yun may pagbabayad. Magbabayad ka, ipagtitirig ka ng kandila, pero magbabayad ka sa simbahan. At maliligtas ka. At even yung mga patay mo ng relatives, kung may pera ka, pwede mo bayaran at maliligtas din ka sila. So, obviously, na isang kalokohan. And then, that's why yung very foundation of Christianity in Christ alone. Dahil kapag inalis mo, yung kaligtasan in Christ alone, then masisira. That's why nga tayo tinawag na Christian. Kasi we are follower of Christ. Kaya in Christ alone. And so marami pong nag-exist na mga religious so-called organization na talamak na ginagamit pa nila ang pangalan ni Kristo, then Iglesia ni Kristo. So hindi naman po talaga sila follower ni Jesus Christ. Si Jesus ay isang propeta o maliit na tao na at marami pong kulto ngayon na ginagamit ang word na Christianity. Ngunit hindi po sila tunay naman ng palataya ni Kristo Jesus. So sabi dito, not aligning ourselves with this understanding will lead us to wrong understanding of the scripture and will also lead us to wrong application of life. So yung theology, yung pagkaintindi natin kapag hindi po nakabase sa in Christ alone, masisira po yung interpretation natin sa whole Bible. So po, ang the whole Bible is about Jesus Christ. Jesus Christ mismo nagsabi, remember sa Luke 24, nung kausap niya yung dalawang disciples na sinasabi niya, lahat ng nakasulat sa Bible is patungkol sa atin, sa akin, kay Kristo Jesus. So, alam ko may mga iba-ibang storya doon, ngunit, especially sa Old Testament, but if you will dig in really, you will see yung footprints na ito ay patungkol kay Jesus Christ. Okay? So, at kapag hindi po natin iintindi ang Bible in a point of view or using our glass of understanding in scripture will lead us to wrong application in life.
Yeah, that's why po maraming mga religion na also kulto kasi hindi nila inaccept yung understanding na very important ang social po sa pag-understand ng Bible ay si Jesus Christ. Kapag hindi mo ginamit yung susin yung in-interpret mo in your own way, then masisira po ang iyong pagkaintindi even yung application ng usual life. Kaya po in Christ alone, kaya napakahalaga ng word na in Christ alone. And even the Bible says, nagpapatunay sa Acts chapter 4 verse 12, yung sinulat ang Acts ni Luke. Ang sabi niya sa verse sa chapter 4 verse 12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must save. So kay Jesus lang po ang kaligtasan. Also, sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So maliwanag po yan. At si Jesus mismo, God the Son, kung sino siya. At sinulat po ito, ni-record po ito ni Apostle John sa kanyang Gospel book sa chapter 14 verse 6, at he said, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So maliwanag po na si Jesus ang pinakasuso. Not only ang ating kaligtasan, primarily ang ating kaligtasan, but even in understanding the Bible and applying it sa ating buhay. Now, why understanding in Christ alone is significant? Bakit po ba talaga napakabigat nito at ini-insist ng ating mga Protestant brother? Well, kasi nga po, we will go on to detail on that in 3 minutes. Christ alone is the only qualified human. Nag-iisang tao lang. Si Jesus Christ, siya lang ang qualified woman, a human who endured the temptation of Satan and became our better God. Diba? Si Jesus lang ang nagtagumpay kay Satan at nanalo. Lahat tayo nag-fail. Kaya siya ang tawag sa Bible, dinefine siya as second Adam or yung better Adam. Kasi si Adam ay nag-fail. Christ alone is the only qualified sacrifice. Kasi si Jesus Christ lang ang taong inanganak ng walang kasalanan. And Christ alone is the only qualified high priest. Yung mga high priest noon, they all failed. At kailangan pa nilang linisin ang kanilang sarili. Ngunit si Jesus specially appointed in the order of Melchizedek. We'll go on deeper on that. And then, Christ alone is the only qualified mediator between God and man. Again, na yun, mention natin sa ating passage. Uniqueness of the nature of Christ. In unique, si Jesus lang ang nag-iisang tao sa buong mundo. Ontological, ibig sabihin yung pinaka-character ng Jesus for what it is. So, Jesus Christ alone is the only being with unique nature. He is fully God, but at the same time, fully man. Wala pong ganun. Maghanap po tayo ng ganung tao. Wala. Hindi po ba? Siya lang ang nag-iisang tao na Diyos at the same time human flesh. So the God mismo, who became flesh. So God became flesh, he became human to save humanity. So ang Diyos na mismo ang nagkatawan tao para iligtas tayo kasi man cannot save himself. Bakit? Dahil tayo may kasalanan. But the law requires, ang requirement ng law
ang requirement ni God para maligtas, dapat ang magliligtas sa tao ay tao rin. Ngunit paano naman maliligtas ang tao? Eh, makasalanan nga ang tao. So it seems na walang solusyon. And so by the wisdom of God, God himself became man. But that's why parating mapapansin nyo, Paul's talking about the wisdom of man. At the wisdom of God, the wisdom of God is Jesus Christ. Kasi unsolvable eh. Requirement ng batas, dapat tao ang magliligtas sa kanyang sarili. And paano naman maliligtas? Eh, makasalanan nga ang tao. So, deadlock. At the same time, dapat Diyos ang magpapatawad sa tao. Eh, paano naman nagagawa? Noon, eh, wala namang ganon. Well, meron. At ang key is Jesus Christ. Fully human, fully God, and therefore, the only qualified Savior. Galing, di ba? Sino nakaisip ngayon? Wala. That's why they call it, Apostle Paul used to love the word wisdom of God. So the following biblical proof is the man Jesus is also fully God. So we will go on to details